Ito ho mga kaibigan na sinasabi ko. Ano? Ang sabi ho, ang panawagan po ni House Speaker Martin Romualde sa 312 members ng House of Representatives ng national government upang magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan. Yan. Ito ho, yung mga pinaabutan po ng tulong. Ha? Na, of course, in partnership with the party list Tingog, 128 million worth of tulong ang ipinarating po sa mga nasa lanta. Totoo yan. Alam mo itong Tingog, no, na party list, talagang tumutulong din. Mm-hmm. Yung congresswoman kasi niyan, yung representative, si Yeda Romualdez, yes. Yun yung talagang nag-iisa lang naman talaga yan. Eh. Yeah, that's true. Mahal na asawa ng ating speaker, Speaker Romualdez. Beauty queen po yan, pero napaka low profile. Napaka-masa. Masang-masa. It comes from our region, kaya proud din kami. Oo nga po eh. Taga-Caraga region. Yeah, that's true. Yung ating representative ng Tingog party list, si Yeda Romualdez. Beauty queen yan. Beauty queen. Pero masang-masa ang dating. Talagang napakabait sa ating mga kababayan yan. Totoo po yan. Ha? Ako po ay witness po ako dyan. Ilang beses ko nang nakasama rin sa mga events itong si Congresswoman Yeda. Wala hong kaarte-arte sa katawan. Saka hindi lang yun. Parating smiling. There was a time na dalawa na lang kaming natira sa lakas doon sa house. The beauty and the beast. Talagang ngayon eh 60 plus na yung lakas. Biggest part in the house ngayon. But nung araw dalawa na lang kami ni Congresswoman Yeda. Isipin mo naman yan. Talagang andyan yung pagiging loyal. Kung loyal sa partido, loyal sa kaibigan, loyal sa ating mga kababayan yan. Ayan. Ito, 23.5 million po ay nanggaling sa personal calamity fund ni Speaker Martin. Nako, tingnan natin, no? Pasalamatan natin si Speaker Romualdez dahil binuroin mo personal na nagdo-donate ng sariling pera. Opo. Galing kay Speaker Martin Romualdez. At of course, hindi naman po pwedeng kanya lang yon dahil siyempre, yung asawa niya kasama doon. That's true. Congresswoman Yeda Romualdez. Idagdag na rin natin si Congressman Jude Asidre. Kasama rin diyan. Binabanggit lamang ho natin ito para at least napaparating natin. Kasi ang sabi ho, na parang kulang daw po ng messaging ang gobyerno sa mga magagandang ginagawa ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Hindi ko alam kung totoo na may kulang sa messaging. Alam mo, kung may pagkukulang man sa messaging, punuan na lang ninyo yan, kayong mga nakakaalam. Ang importante, hindi kulang yung tulong. Yan. Mm-hmm. Diba? Yung tulong ay nakakarating sa mga bayan, mga probinsya na talagang nasalanta ng bagyo. Mm-hmm. Yun. Yung mga kulang ng messaging, pamumuliti ka yan eh. Mm-hmm. Yeah, that's true. Kaya ito, yung ating speaker naman at saka si Congresswoman Yeda, wala silang pakialam kung magkakaroon ng messaging, malalaman ng taong bayan. Basta alam nilang nakatulong sila, sapat na sa kanila yon. At saka hindi sila sumasabay. Ang gusto ko lang talaga dito sa kanila, sir, hindi sila sumasabay sa mga binabanatan sila. Hindi sila sumasagot. Trabaho lang ng trabaho. Wala naman dapat ibanat sa kanila eh. Di ba? Kung mga pinipitik sila, wala. Ano lang sa kanila. Anyway, yan. Yung mga natulungan po, First District ng Ilocos Norte. Nandiyan din po ang Ilocos Sur, Second District. Ang Cagayan, First District. Ang Second District ng Cagayan. Ito po yung mga pinagbigyan ng mga tulong, Ilocos Sur, ganun din. Probinsya ko yan. Opo. My father is from Magsingal, Ilocos Sur. Yan. Salamat. Magpapasalamat ako dahil yung mga pinsan ko, I'm sure makikinabang yan. Mm-hmm. Salamat, Speaker Romualdez. Salamat, Congressman Yeda Romualdez. Yan. At sa DSW din. DSWD. Of course. Katuwang nila. Secretary Gatchalian. Opo. At saka mga USEC niya. Maraming salamat sa inyo. But mm-hmm. Siyempre, papasalamat tayo sa ating Pangulo. Yeah.
kasi yung pondo ng Darian. Oh, lahat naman lahat mm-hmm. naman yan ay talagang ano rin ng ating pangulo. A panda compass ng pangulo. Lalo na pag galing sa Department of DSWD.